Mapagpalang araw ang aking pagbati sa lahat. Ngayon po ay nandito po kayo sa aking channel at nanonood po ng isang panibagong aralin, isang video aralin na tatalakay sa isang pagsusuri. Mahalaga ang pagsusuri natin gaya ng mga napapanood natin na pelikula. At sa araw na ito, tatalakay natin ang tungkol sa suring pelikula. Paano ba natin susuriin ang isang pelikula? Ano-ano ba ang mga bahagi ng isang pelikula na dapat nating suriin? Muli, ako nga po si Ginoong Alan Ortiz at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. At sa mga hindi pa, pindutin lamang po ang subscribe button para magkaroon kayo ng update sa mga latest videos na aking nilalagay sa aking channel. Ngayon, bilang panimula. Ang pelikula ay isang uri ng komunikasyon kung saan mensahe o ang punong kaisipan ay nilalahad sa pamamagitan ng isang isinadulang kwento. Ang sanhi na pag-aaral o pagsusuri ay ang pagtaas ng mga insidente ng karahasan na pinangunahan ng mga kabataan noong panahon noong 1920s. Ang mga artistang gumaganap at karakter na isinabuhay nila ay nagiging modelo ng mga nakakapanood, partikular na mga kabataan. Sabihin na natin nung mga taong ito, laganap na at talagang isang pangunahing libangan ng mga tao ay ang panonood ng sine o pelikula. At dahil dito, ginagaya ng mga kabataan ang mga napapanood nila, lalo na kung ito ay isang pangunahing tauhan. Kung ang pelikula ay, sabihin na natin, tungkol sa halimbawa, ang pangunahing tauhan natin ay isang magnanakaw o nagpapakita ng violence o karahasan. Ginagaya ng mga kabataan kasi ginagawa nilang huwaran yung mga napapanood nilang mga bida. Kung titignan rin naman natin sa kasalukuyan, nangyayari pa rin ang mga gantong uri ng insidente. Kaya nga meron po tayong klasifikasyon ng mga napapanood sa telebisyon maging sa pelikula. Sa ating bansa, ito ay pinangungunahan ng MTRCB. Itong regulatory board na ito ang siyang nagsasala at nagbibigay ng rating kung para kanino ba ang mga palabas na ating napapanood. Kaya nagkaroon ngayon nung panahon na yon ng klasifikasyon o pagsasala kung para nga ba sa mga kabataan o para sa pangkalahatan o general patronage ang pelikula na papanoorin. Kaya nagkaroon po ng gantong uri ng pagsusuri sa mga palabas na pinanonood ng mga pinapalabas sa mga sinihan ng panahon na yon. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin. Subalit ang nakakalungkot lamang po mga manonood ko. Kahit na sabihin natin meron tayong regulatory board at meron pong klasifikasyon sa telebisyon o sa pelikula, hindi na iintindihan ng mga kabataan ang kahalagahan ng pagsusuri ng pelikula kung pa masasabi bang ito ba isang magandang pelikula o hindi. At sa araling ito, matutunghayan po ng mga kabataan bakit po natin kailangang suriin ang pelikula. Ano-ano ba yung mga bagay o bahagi ng pelikula na dapat nating bigyang tuon at pansin sa kadahilanan po na may mga elemento ng pelikula na hindi po nabibigyan ng pansin ng mga manonood. Minsan, ang sinasabi nila ay maganda ang pelikula dahil sa mga special effects nito. Kahit nasabihin natin na sasabihin naman ng mga nanonood, ay, hindi maganda ang pelikula. Akala ko ganito. Ay, dalawa lang palang karakter. Ang pangit naman ang pelikula. Hindi tinitignan na ngayon yung angle ng kwento. O may mga manonood naman na alam nila yung kwento pero hindi nila maarok o hindi nila makita yung kagandahan ng pagkakakasalaysay ng kwento. O hindi nila maintindihan ng mga dialogo. Maraming elemento na dapat nating bigyan ng pansin. Sa pagsusurin ay sinisipat ang lahat na aspekto ng pelikula. Hindi lamang ang kagandahan ng pelikula o sa tauhang gumaganap ito, bagkus binibigyang halaga rin
ang disenyo ng ilaw, ang mga pagkilos ng camera, ang paghahati-hati at pagkakasunod ng eksena, ang paggamit ng angkop na tunog o sound effects. Ang kabuuang elementong ito ang nagbibigay buhay sa pelikula at nagiging batayan ng isang dekalidad na pelikula. Kagaya na sinabi ko kanina lamang, na ito yung mga bahagi ng isang pelikula na hindi nabibigyang pansin ng mga manonood. Gaya na lamang ng sound effects. Ito yung nakakatulong para mas maunawaan natin kung ang panahon ba ay gabi o kaya umaga o kaya mayroong paparating na problema o kaya mayroong panganib na nag-aantay sa mga karakter o mga nagsisipagganap doon sa pelikula. Ilan lamang yun na dapat nating bigyan ng pansin kung maganda ba ang pagkakalapat. Pag iyang musika, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ba natin suriin ang mga ito. May mga katangian ng pelikula ayon kay Ricky Lee sa kanyang aklat na Trip to Quiapo. Isa dito ay hindi makikita. Sinubukan ko lang po. Una dito, ang pelikula ay isang audiovisual, totoo. Kasi, nung unang panahon, kung nakilala nyo si Charlie Chaplin, ang pelikula noon ay walang audio. Merong musika nilalapat pero walang karakter na nagsasalita. Basta kumikilos lamang si Charlie Chaplin. Tapos, ang camera noon hindi gumagalaw nung unang panahon na yon. At nagulat na lang nung bumaling ang camera nung unang panahon. Ito nung nalaman ko sa aking guro sa film school na si Direct Dave Custodio. Sabi niya na amazed ang mga tao nung una nilang nakita na ang camera ay nagpan, gumalaw. At na-amaze ang mga tao dahil kasi pwede pala daw yun. Kasi noon kasi ang mga pinapanood kasi steady lang yung camera. Tapos babad yung camera doon sa eksenang yun. Lalo na sa mga documentary, mukaya yung mga pangyayari nung panahon ng digmaan, hindi gumagalaw ang camera noon. Kaya yun ang isa. At wala at puro nilalagyan lang nila ng musika. Hanggang sa nagkaroon ng inobasyon at nagkaroon ng nakakapagsalita na ang mga tao, karakter. Kaya 'yun. Kaya sasabihin natin, makapangyarihan din ang pelikula sapagkat nanonood ka, nakikita mo, naririnig mo. Ikalawa, ang internal ay ginagawang external. Ang abstract ay ginagawang physical upang maging cinematic. Ang hindi nakikita o narinig ay hindi mailagay sa screen. Totoo. Palitan natin ha para makita niyo ako. Okay. Totoo na hindi makita yung yung text, sorry. Totoo na yung sinasabi niya ang internal ginagawang external at ang abstract ginagawa nating physical. Totoo kasi pwedeng dayain kasi ng pwedeng dayain ng pelikula ang ilang mga bahagi ng pelikula. Maging sa panahon. 'Di ba kaya nating ibalik ang panahon? Halimbawa, panahon ng Kastila, pwede nating ibalik 'yon. Pero nasa kasalukuyang panahon tayo. Yung hindi makita yung abstract na paglalarawan ng isang manunulat o ng playwright o screenwriter, bibigyan 'yon ng buhay o physical interpretation ng direktor. Nakalimutan ko yung pamagat ng pelikula na sinabi ng aking ng aking guro sa filmmaking. Sa film school na alam ko kay kay Ricky Lee yata yung yung script. Ang nangyari po binigyan ng paglalarawan yung isang babae na nasa dilim daw siya tapos tumatawa siya hindi mabigyan ng hindi basta iba yung pagkaka larawan sa text pero nung binigyan ng interpretasyon
ng direktor, yung babae, nakita lamang yata yung anino, tapos tumatawa. Gaya na lamang ano, katalad sa ano, ito yung isang halimbawa, yung sa Kuko ng Liwanag, na ginawang pelikula, pinagbidahan ni Bembo Rocco, na Maynila sa Kuko ng Liwanag. Yung ending doon, yung katapusan, yung wakas, na sa, kung mababasa mo sa nobela, di ba, yung mga anino ay nagsasayawan, kasi di ba tumatakbo nun si ano yung si Bembo Rocco sa hindi yung pangunahing tauhan natin tumatakbo hanggang sa ano na dead end siya kasi sinahabol siya ng mga taong bayan. Tapos ang pinaka ending doon ay ato doon sa nobela ay makikita na mababasa na ang mga anino ay nagsasayawan. Pero sa pelikula na ano, sa pelikula na Maynila sa Kuko ng Liwanag, binigyang interpretasyon 'yon ng direktor na sumigaw si Bembo Rocco, katapos nag-slow motion 'yon, tapos tumatakbo yung mga tao sa kanya kasi sumigaw si Bembo Rocco, and then unti-unti nagfe-fade out, tapos pumapasok, nagfe-fade in naman yung si Ligaya na nakikita yung kanyang parang silhouette. So, iba yung interpretasyon ngayon ng direktor. So, yung abstract na paglalarawan, binibigyan iba ng, ginagawa ng direktor ng physical na itsura. Okay? Yung internal, ginagawa ng external. Halimbawa, kung pampang nasa loob, ang eksena ay nasa loob ng bahay, gagawin natin sa labas. Ganyan. Ikatlo, ang mga imahen, images sa pelikula ay putol-putol, mga paa, ulo, hagdan, o bintana, hindi kailangan kita lahat. Totoo. Sabi sa amin sa film school, nung nag-aaral ako ng filmmaking, okay lang na maputol yung ulo hanggang dito. Pero ano, hindi maganda kapag ang framing mo medyo mataas, medyo may space sa taas. Kaya sa bago mag-shoot, sinusukat nila 'yun eh. Sinusukat nila yung distansya ng camera dun sa ano to, sa actor. Tapos tinitingnan nila yung framing. Sinusukat nila 'yun. Mula sa camera hanggang doon sa pagkakatayo ng ating artista. Kaya hindi dapat lahat nakikita. Ano ba kung kailangan na ipakita na minsan pinapakita 'di ba na ano nasa bahay ka, minsan magkakaroon muna ng ipapakita muna yung labas ng bahay at saka papasok sa loob. Hindi na kailangan halimbawa ipakita mo yung tao na naglalakad. Pwede na lang na ipakita mo na naglalakad siya pero nakafocus sa ano. Depende sa interpretation nga ng magiging director at ng cinematographer mo eh. Ano ang dapat na makita at hindi makita. Isa pang technique sa filmmaking, may madaya ang pelikula. 'Di ba pag meron tayong pag merong mga tao, mga usyosero, 'di ba? Paano may eksena kasi makikita mo may mga tao sa paligid mo. May pandarayang ginagawa diyan sa mga cameraman natin. Ang angulo ngayon nagiging low angle shots ang ginagamit para hindi makita yung mga tao sa paligid, ang nakikita lamang yung medyo pataas. Yun yung natutunan ko. Sabi ko, okay. Kasi nung minsan na noon, gumawa kami ng pelikula ng mga estudyante ko nung mga third year yung mga estudyante ko noon. Nag-shoot kami sa Tansa, Cavite, sa Bukirin o sa tubigan ng sinasakan ng kumpare ko at yung kaibigan ko kasi kumare ko doon yung dati kong guro sa kolehiyo. Gumawa kami ng eksena, nagrenta kami ng isang baby bus, katapos kailangan nasasakay yung karakter doon sa baby bus para kasi luluwas siya ng Maynila. So inartila namin yung sasakyan
ako na nagbayad ng personal kong pera yung ginamit ko doon. Katapos habang nagsushoot kami, tahimik lang namin ginagawa yung shoot hanggang sa may mga ano unti-unti ng mga taong nanonood sa amin. Tapos nagkaroon ng traffic. Sabi ko, mga anak, may nagkakaroon ng traffic. Sino pa pwede mag-traffic doon na para at least ano ganto-ganto. Nagiging obvious na yung paggawa namin ng ano ng shooting doon kahit na sabihin mo mga at estudyante lang yung mga kasama ko noon. Yung mga tao talaga, "Hoy, may artista, may ganto-ganto." Sabi ng mga estudyante ko, "Sir, iba yung pakaramdam no kapag ganun yung ano, ganun yung yung nagiging reaction ng mga tao. Ganun pala ang pakiramdam ng mga artista." Sabi ko, "Oo, maganda yung pakiramdam pero may pressure din," sabi ko sa kanila. Yung eksenang yon pang middle part namin yon. Kaya sinabi putol-putol kasi ini-edit kasi. Kahit sabi mong ginawa namin to isang eksena to nung isang linggo nakakaraan, tapos isang eksena kasunod nun, sinut namin dalawang araw, ano pa, makalipas ng dalawang araw. Pagtatagdi-tagdiin yun ng editing ng editor natin. Pero dapat nga lang, maging, kung gagawa kayo ng pelikula, filmmaking ano na to, sa filmmaking, dapat lamang meron kayong ano, production manager na tinitignan yung mga sinusuot ng mga karakter, dapat consistent. Halimbawa, kung kailangan na yung mayroong continuity, dapat alam mo yung sinuot ng actor mo. Kaya nung dati naging production assistant ako sa isang indie film, bago namin gawin yung isang eksenang shoot, pinipicturan muna namin kung ano itsura ng setup. Baka kung kailangan sabihin ni direct na kailangan namin i-reshoot yun, may balik namin sa dati. At yung mga suot ng karakter, may pakita namin, ito yung suot mo. So, dapat ito pa rin na magdalihin mo sa shoot. So, may mga ganun kami mga ano. At ang dami ko natutunan nung naging bahagi ako ng isang indie film ni Direk Will, Wilfredo. So, yun. Isa sa mga mahuhusay na direktor at nagtatrabaho ngayon siya sa ABS-CBN. Okay. Sumunod, pang-apat at nakatingin ng pelikula, ang pinagputol-putol na imahen ay pinagsama-sama o pinagdugtong-tugtong upang may makitang kaubuan ng manonood. Diba? Ito yung sinasabing yung parts represent the whole. Kagaya yung sinabi ko kanina na pwede mong ishoot to ngayon, tapos bukas yung continuity pwede mong ishoot, pero pag ginawa ng editing, isa lang yun. Hindi mahalata ng mga tao na, ay, mag-ibang araw yan. Depende. Ang makakaalam na lang yun sa production, pati yung mga artista. Kaya, maganda pag-aralan ang pelikula kung ikaw gagawa ng pelikula. Kaya, meron ako mga estudyante ngayon sa aking video production. Tinuturuan ko sila kung paano gumawa ng short film. Hindi madali yun kasi dahil pandemic ngayon, paano ko maituturo sa kanila yung ganung ideya sa paggawa ng pelikula. Sumunod, katangian ng pelikula ay dahil hindi kailang ibigay ang lahat, ang pelikula ay may kakayang mag-distort ng mga time and space. Oo, kaya sinabi ko kanina, di ba? Kaya niyang i-distort ang time and space. Pwedeng pumunta, di ba? Present, ano ba? Ang eksena present, katas bilang pupunta sa nakaraan o makalipas ng dalawang buwan para mambabalikan yun. Yun ang kapangyarihan at katangian ng isang pelikula. Pang-anim, ang pelikula ay nakafix sa kasalukuyan. Mm-hmm. Wala nang hinaharap, walang nakalipas sa pelikula. Lahat ng pinapanood mong nangyayari ay nangyayari ngayon. Yun ay kapag pinanonood mo. Halimbawa ko ang pinanood mo, halimbawa Rizal. Yun ay nangyayari, pag pinapanood mo, ibig sabihin parang nanonood ka sa panahon na yun. Yun ang ibig sabihin nito. So, wala ka sa future, wala ka ano. Kung halimbawa kung ang pelikula ay, kasi may pelikulang ganito na, yung buong pelikula pala ay isang ano, flashback. Isang alaala. So, yun yung present na pinakikita nun. Tapos, tsaka mo lang nalaman sa ending, ay, lahat pala flashback.
malaki. Yun ay isang estilo naman, estilo ng pagkukwento. Pangpito, kagaya ng tablado o tanghalan, ang pelikula ay may fixed na haba. Ang fixed na haba ng isang pelikula ay 2 oras. Meron mga pelikula na tumatagal ng 13 hours. Si Love Diaz, yan 8 to 10. Minsan, basta may mga ganung pelikula na talagang pangmatagalan yung pagkukwento ni Love Diaz. Estilo niya yon. At yung bagal ng pacing ng pelikula na yon, kaya ganun katagal, kasi kailangan mo ma-internalize, malaman mo ano ba ang nararamdaman ng tauhan, ano ba ang mood ng paligid, pinararamdam yon. Hindi gaya ng mga pelikula na sabi natin, mga commercial films na mabilis ang pacing. Kasi iba ang objective ng mga commercial films . Ang objective nun kumita. Bukod sa kumita, pakiligin lang yung mga manonood. Kahit na sabihin natin, ay, pangat naman ang pelikulang ito, ganto. Pero tinatangkilik. Kasi nadudun yung bida na gusto mo. Ayoko na magbigay ng mga pelikula na sinasabi natin ganyan, kayo na lang mga humusgat sumuri. Pangwalo, ang pelikula ay gawa ng maraming tao, artista, extra, cinematographer, production designer, creative people, at iba pa. Mahalaga ang bawat tao na gumaganap sa pelikula. Sa mismo sa pelikula, yung gumaganap at sa likod ng camera. Kasi kung wala yung isang tauhan, mawawalan ng, para makukulangan, halimbawa kung wala kang makeup artist, paano mo bibigyan ng buhay yung karakter batay sa nais mong ipakita, kung siya ba'y mayaman, mahirap, sugatan. Kung halimbawa sugatan, lagyan mo na lang ng ketchup. Hindi ganun yun. Pinag-aaralan yun lahat yun at dapat makatotohanan yung ano mo, yung ilalagay mong sugat, ang ilalagay mong prosthetics, lahat. At dapat nakikipag-ugnayan lahat yun sa director natin. So yun ang isa sa mga mahalaga. Narito naman ngayon yung mga bahagi ng pelikula na dapat nating kailangang suriin. Una, pag sinabi nating pelikula, gaya ng isang pagsusuri, kailangan bigyan natin ng mamabasa ng perspektibo. Kung saan patungkol yung ating pagsusuri, bigyan mo muna sila ng introduction. Kaya nga panimula . Kailangan bigyan ng background kung tungkol saan yung pelikula at saan ka magbibigay ng pag-aanilsa o pagsusuri, kung paano ito mo bibigyan din ng pagsusuri. Maaaring ibigay sa mga mababasa ang tungkol sa kung anong uri ito ng pelikula. Kung ito ba ay isang art film, kung ito ba ay commercial film, kung ito ba ay indie film. Dapat masabi mo kung anong uri ito ng pelikula. Ito ba ay, commercial film or art film? Ano ang senaryo sa isang bansang pinanggalingan ng pelikula? Kasi di ba, may mga pelikulang banyaga tayong pinanonood. Dapat alam mo din yung pinagmulan ng pelikulang yun, kung saan ito nagmula. Lalo na kung ang mga pelikula, halimbawa kung Asian film. Halimbawa, isang halimbawa na lang, di ba, nagkaroon ng version ng pelikula ang Pilipinas, yung Miss Granny. Pero alam ko, ang pelikulang yun ay hango o nagmula talaga sa bansang Korea. At nagkaroon rin to ng iba't ibang interpretasyon sa iba't ibang bansa. Siyempre, kung ganun mayroong adaptation tayo, may mga kultura ng Koreano na hindi akma sa atin. Kaya dapat ipapattern natin din sa kultura natin. May mga ganun. Halimbawa, kung umuulan ng niebe doon, wala namang niebe sa Pilipinas. So, gagawin mo, dapat magpaulan ka kasi 2 lang ang panahon sa Pilipinas . Wet and dry season. Diba? Okay. So, yun ang isa. Ano ang yung hinuha
ang mga layunin ng pelikula. Ano ba ang layunin ng pelikulang ito? Kung nakita mo ba sa panonood mo, nakita mo ba yung pinakalayunin ng pelikula? Nagbigay ba, napakita ba ang problema? Nabigyan ba ng resolusyon? Naiparating ba sa mga manonood ang kalinawan ng pagbibigay ng kalutasan doon sa problema, susulitanin? Kailangan din banggitin sa simula ang pamagat ng pelikula. Production ng gumawa, paumanhin po ang makating mata ko. Production ng pelikula, mga artistang nagsigaganap, sumulat ng pelikula, production designer, lahat ng mga kung sino yung head ng production, sino ang cinematographer, sino ang director, assistant director, sino ang makeup artist mo, sino mga artista, main characters, mga supporting characters, lahat. Kailangan mo ibigay yon. Bakit? Kailangan bibigyan natin ng recognition ang mga taong yun eh. Kasi lahat sila bahagi ng pelikula. Kaya pag nanonood kami sa pelikula, lalo na halimbawa sa Cinemanaya, I miss Cinemanaya a lot. Lalo na nung pumupunta kami ng mga estudyante ko, nung natatandaan ko, ako yung kauna-unahang guro na nagsama sa mga estudyante ko sa CCP para manood ng Cinemanaya. May nakilala sila mga, kakilala ko ng mga direktor doon, pinakilala ko sila. At ilang taon din kami noon hanggang sa nagsama rin ako ng mga teachers din kasi gusto nila. Namimiss ko yung ganung klaseng kasing activity noon. Kaya pag nanonood kami noon, sinahayaan ko mga kasi nasanay tayo sa mga commercial na na sinihan na pagtapos natatayo ka. Sa Cinemanaya, hanggat hindi natatapos ang closing credits, hindi ka tatayo. Kasi yun ay pagbibigay respeto mo sa mga gumawa ng pelikula. At sinasabi ng mga estudyante ko, sir, ba't di pa tayo tumatayo? Tignan mo muna yung closing credits. At sinabi, bakit po? Kasi pagbibigay respeto natin sa lahat ng gumawa ng pelikula, maliit man o malaki. Dapat ganun tayo dapat kumikilala. At doon rin na-experience na naranasan ng mga estudyante ko na, sir, nakakatuwa kasi pumapalakpak yung mga tao matapos ng pelikula, nagpapalakpakan. Hindi naman namin ginagawa to sa sinihan dito. Kasi nga, na-appreciate nila. Ganun na-expressive yung mga tao sa Cinemanaya. Kaya, sana bumalik na sa normal at maranasan kong magdala ulit ng mga estudyante ko sa Cinemanaya. Natatandaan ko noon, nung hindi na ako nagtuturo ng filmmaking, wala na ako sa club, hindi na ako rin nagtuturo ng, nag-iba ako ng grade level, hindi na ako nagtuturo ng film sa mga estudyante ko. Merong ilang mga guro na sumunod sa yapa ko at nagdala sa CCP, pero hindi ko lang alam kung ano nangyari. Pero natatandaan ko sa mga estudyante ko, may ilan ako sa mga estudyante na impluensyaan ko, na nakapaglikha na sila ng pelikula, nasa production sila, nasa film production sila, nag-OJT sila during Cinemanaya, nakikita ko. Nagkaroon ako ng influence sa kanila at naintindihan nila yung sining ng pelikula. Kaya natutuwa ako para sa kanila at yun lang rin naman ang nais ko, yung maibahagi sa kanila yung kagandahan ng sining ng pelikula. Ikalawang bahagi naman na dapat nating suriin sa pelikula ay ang synopsis. Ito ay maikling buod ng pelikula. Dito makikita ang mga mahalagang impormasyon at kaganapan na lumulutang sa pelikula ang mga pangyayari na nagsisimula sa tagpuan, plot, banghay, kasukdulan at wakas. Kung kayo ay mayroong DVD, sa likod nun may makikita kayo, di ba? Yun yung synopsis. Yung maikling buod. Para may bigay, dapat ikaw mismo magbigay o kung may makikita kang synopsis ng pelikula sa internet, mari mong kopyahin pero kailangan mo lang ilagay yung pinagmulan kasi hindi galing sa'yo.
at least doon pa lamang magkaroon ng ideya saan tumatakbo yung kwento. Ano ang problema ang kakaharapin ng tauhan? Paano ito bibigyan ng solusyon? Tragic ba o hindi yung ating pelikula? Minsan sabi natin, ay, magiging tragic pala, ganito-ganito. Pero paano? Paano naging tragic? Dapat alamin natin kung paano. Kaysa sabihin, spoiler. Hindi naman sa spoiler. Hindi naman binibigay lahat sa ano, synopsis yung mga information eh. So, mapapaisip ka, ano ang kailangan mong hanapin o tingnan dun sa synopsis mo. Sumunod po ay kwento. Pag sinabi nating kwento, kailangan natin matukoy kung anong uri ng genre yung pelikula mo. Comedy ba to? Sci-fi ba to? Melodrama ba to? Trahedya ba to? So, dapat alam mo kung anong uri to ng pelikula. Horror ba to? Suspense. Tanda na, iba ang suspense sa horror. Okay? Musical ba to? Spy film? Samurai film? So, is it a western film? So, dapat alamin mo kung anong uri ng kwento meron, kung genre. Banggitin mo lang. Mari mong ano, banggitin sa synopsis to, ito ay isang uri na, ito ay isang, halimbawa, melodrama na pelikula na tungkol sa ganito, ganyan-ganyan. So, dapat alam mo rin magtumukoy o mag-identify kung anong uri ng kwento ang isang pelikula. Doon pa ulit tayo sa kwento. Sa pagsusuri din sa kwento, dapat alam mo rin yung storyline. Paano ba pinaunlad ng manunulat ang kasaysayan ng pelikula? Akma ba ang tagpuan? Akma ba o ano-ano ba yung mga tagpuan ginamit dun sa ating pelikula? Ano-ano mga suliranin yung umusbong sa pelikula? Ang mga subplots, ito ba ay kinakailangan? Kasi di ba may mga pelikula na noong 90s, nauso yung ano, yung pito-pito na pelikula, mga pito-pitong pelikula. May mga eksena na dapat may bed scene, love scene, pero pinakikita talaga yung love scene, pero pwede namang i-edit out yun. Siyempre, kailangan mo kumita, mga producer, ganun talaga. So, kailangan ba talaga? Okay. Lahat ba ng tagpo ay kailangan upang mapaunlad ang kasaysayan ng pelikula? Ano ang suliranin? Paano ito nilutas? Ano ang nais parating ng pelikula sa kabuuan? Ano ang aral na makikita sa pelikula? Ano ang estilo ng manunulat? Kaya sabi ko sa inyo, di ba, may pelikula na to na buong pelikula ay isa palang flashback. Yung ginawa namin ng mga estudyante ko na ano na film noon, galing sa sa sinulat ko mismo, na-inspire kasi ako sa isang pelikula noon, pwede pala na flashback pala lahat, o sige gawin natin flashback. Tapos, nakapakinig ako ng isang radio drama noon, parang letter sender sa isang radio, at na-inspire ako, para bang nakuha ko yung inspiration mula doon, sa hanggang sumulat ako, hanggang sa binigyang buhay ng mga estudyante ko, at natutuwa sila. Akala nila kwento ko yun. Sabi ko, hindi ko kwento yan. Sumulat lang ako. Sabi ko, hindi ko kwento yan. Sabi ko, ganun. Okay? Ano ang estilo, manunulat? Paano ito nakatulong sa kabuuan ng pelikula? Maganda ba ang pagkaka... Kasi may mga pelikula, di ba, nagja-jump. Nagiging present, tapos bilang magpa-flashback, tapos magpupunta ulit sa future. Minsan, merong babalik sa present. So, may ganyang estilo eh. Maganda ba ang pagkukwento? Maganda ba ang pagkakalapat ng mga ganung uri ng estilo? Paano ba nagwakas ang pelikula? Nakamit ba ng gumagawa ng pelikula ang kanilang layunin na gawin ang isang pelikula? Meron ako napanood sa isang pelikula sa Cinemalaya noon. Basta pelikula yun ni Akira Sato pati ni... kalimutan ko yung pangalan ng babae. Basta si Akira Sato yung isa sa mga artista doon. Nandoon yung director ng pelikula. Nang natapos ang pelikula, medyo disappointed kami lahat. Hanggang sa nakita ng isang manonood yung director na naglalakad.
sa bilang sumigaw, bakit ganun ang ginawa mong ending ng kwento? Ba't ang gulo? Tapos tumatakbo yung director para may sinigaw siya na hindi ko na naintindihan. Parang umiiwas siya yung director na talakayin. Para sa akin doon, dahil baguhan pa lang yung director, sabihin na natin na hindi naging maganda ang kanyang interpretasyon sa pelikula. Marami pang kailangang ayusin. Pwede pang mapabuti, mapaganda. Siguro parang minadali din. Hindi natin masasabi. Para kung sa kanila, para maganda yun, pero sa iba hindi naging maganda. Kaya kailangan natin suriin, di ba? Karakterisasyon. Ito yung isa sa mga mahalaga na pagsusuri natin, yung karakterisasyon ng mga artista. Tanda na, iba yung artista, iba yung karakterisasyon. Ito yung pagsasataon ng karakter, ng mga karakter sa pelikula na binibigyang suri natin sa bahagi ng pelikula. Ang kasaysayan ng pelikula ay nakapagpapainog sa mga tauhan ng pelikula o karakter. Kahit ito ay mula lamang sa isang imahinasyon ng manunulat, kinakailangan madama ng manunod ang karakter o tauhan ng pelikula. Kung ang tauhan natin ay mayaman, mahirap, pobre, negosyante, isang bata, dapat alam natin eh. Kasi diba sa lagi yung sinasabi sa mga estudyante ko, pag gumawa ng pelikula, kung ano ang hinahanap niyong karakter, ibigay niyo, hanapin niyo. Kung kailangan niyo ng tatay, dapat maghanap kayo ng tatay. Hindi kayo mismo yung gaganap kasi obvious na kayo yung estudyante doon. Hindi naman kayo mukhang tatay. Bakit kayo gaganap na maging tatay doon? Sabi kong ganun. Kung kailangan niyo ng matanda, maghanap kayo ng matanda. Huwag yung pilitin na kayo, mag-makeup lang kayo. Sir, magbuka kami. Hindi eh. Yun ang ibig ko sabihin sa mga estudyante ko. Kung anong hinahanap, dapat yun ang ibigay mo. Huwag mong ipili kasi gusto nilang umarte. No. Hindi po pwede yun. Tignan ang kanilang historical background sa pelikula. Kung, syempre, mahalaga yun, sabi nga ni Ricky Lee nung minsan umattend ako sa kanyang isang session. Ay, hindi. Hindi pala session yun. Sa isang seminar na tungkol sa trip to Quiapo. Although, kakilala po ako ni Ginoong Ricky Lee. Sinabi niya na mahalaga na mayroong historical background, may para ba may profile yung karakter mo. Panganay ba siya? Bunso ba siya? Middle child ba siya? Anong paborito niyang kulay? Anong kinakain niya? Anong trabaho niya? So dapat meron kang background kasi yun ay ilan lamang sa makaka-apekto sa magiging daloy ng kwento mo. Maging yung paraan niya ng pag-iisip. Dapat mapanindigan yun kasi ng scriptwriter mo, maging ng director mo, naintindihan yun. Ang kinakailangan ng ginagawa sa yun nga, kung anong ginagawa nila sa kasalukuyan, ano ang nais nilang mangyari sa hinaharap, dapat alam rin yun ng sumulat o maging ng manunood. Ano ang kanilang gusto at pangangailangan, paano sila mag-isip. Diba sabi ko sa inyo, diba? Halimbawa, kung meron kang isang tatay na hindi nakapag-aral, dapat alam mo kung paano sila magsalita. Alam mo sila kung paano mag-isip. Kumpara sa isang taong nakapag-aral. Dapat makita natin yung pagkakaiba nun. At malinaw yun na napakikita mo sa dialogo, sa kilos, sa mga pangarap nila sa buhay. Yun ang ibig sabihin ng karakterisasyon. Ano yung mga sagaban sa paggamit ng kanilang hangarin? Makikita din dapat natin yun sa karakterisasyon. Paano rin ba nila pinanghawakan o binigyan ng resolusyon yung mga problema na yon? Pagganap. Iba ang karakterisasyon, yun mismo yung karakter sa tauhan. Halimbawa, kung ang karakter mo diba ay isang mayaman, do dapat mapakita mo yung background nun, diba? Iba naman yung pagganap. Dito naman, pinag-uusapan natin dito yung artista. Paano siya gumanap? Halimbawa, kung ang artista natin, halimbawa, ay si John Lloyd Cruz, tapos gumanap siya bilang isang mahirap, akma ba sa kanyang itsura yung pagiging mahirap? Sa kanyang pananamit? Sa kanyang pananalita? Diba?
ano, isang halimbawa na lamang yan kung napanood nyo yung babae sa Septic 1-1. Doon nyo makikita yung papano gumanap si Eugene Domingo sa iba't ibang karakter na nais na tumatakbo sa isip ng production ano assistant doon eh. Kasi yung buong pelikula is a film within a film na ang kwento ay batay sa iniisip ng production ano assistant eh. Kung ano mangyayari doon sa pelikula nilang ano eh, pelikula nila ni Eugene Domingo. Doon mo makikita eh na iba-iba at kung paano ginampanan yun ni Eugene Domingo sa babae sa septic tank. Yun ang isa. Kapanipaniwala ba ang kanilang pagganap? Meron akong iniisip na ano, na isang pelikula no ni Ay de las Alas na sa Cinemalaya din ito. Gumanap siya ng isang ina, nakalimutan ko lang yung pangalan, school bus yata ang title. Nagpapanggap siyang bulag, may papansana, namamalimo sila, pero hindi naman pala. Tapos, nagnanakaw yung mga anak-anakan niya, nagnaloko sila ng mga tao, pero, isa sa doon makikita mo na yung pagganap niya, yung pagiging komedyante niya, kilala natin siyang komedyante, nagpapatawa. Dito, seryoso siya, iba, tsaka yung mga dialogo niya, ramdam na ramdam mo, para talaga siyang galing sa lansangan. Yun ang pagganap. Kung naramdaman mo ba yung karakter niya na pinapakita at pinoportray. So, doon natin makikita kung mahusay ba ang kanyang pagganap. Kasi meron kasi mga nagiging artista o gusto maging artista, ginagampanan ng role pero nakikita mo pa din yung artista, hindi na yung karakter. Nakita ko dito mismo yung pag-unlad ng pagganap o pagiging artista ni Angel Locsin. Mula nung nagsisimula siya maging artista noon, hindi maganda, hindi solido at pulido yung kanyang pagganap. Hanggang sa habang tumatagal, nagiging mahusay siyang ang artista sa kanyang pagganap sa mga karakter na ginagampanan niya sa mga teleserye at pelikula. Yun ang isa sa mga makikita nating development o pag-unlad ng isang artista. Kung nakikita mo na subaybayan mo yung pagganap ng isang artista at kung siya ba ay humuhusay sa kanyang ginagawa. Tunog. Mahalaga ang tunog sa pelikula. Ito ay halimbawa tunog ng kung naririnig yung electric fan ko dito, that is tunog. Kung naririnig yung tilaok ng manok, hinhuni ng ibon sa pelikula, yung mga kuliglig, yan ang tinatawag nating tunog. Kasi kapag walang tunog, mararamdaman ba natin yung mood o yung lugar? Halimbawa kung nasa squatters area ka, nasa slump area ka. Dapat maramdaman mo na nasa ganun kang lugar, makikita, dapat alam mo yung tunog ng isang slump area. Siyempre sa subdivision, iba naman tunog ng sa subdivision, tahimik. Kung makakarinig ka lang, busina ng kotse, o kaya nagdadaang sasakyan, dapat mapakita mo yung makikita, at dapat nakikita rin yun. So yun ang isa sa mga natin, yung tunog. Kagaya na si Marilu Diaz Abaya, nung ginawa niya ang pelikulang Muruami, ang kanyang sound engineer noon ay si Michael Corosa. Hindi. Kalimutan ko yung ano. Sa sobrang dami kong na rin kakilala at naiisip, nakalimutan ko yung mga pangalan nila. Basta natatandaan ko si Michael Corosa, yung kaibigan kong professor sa Ateneo. Basta yun, si Michael, nung sinabihan siya ni Direk Marilu Diaz Abaya na gusto ko ng tunog ng ilalim ng dagat. Kaya bumili pa sila,
bumili pa sila ng special na mikropono na pwede sa pangtubig. At sinabi doon ni Marilo Diaz sa bayan ng ginagawa ni Moriami, iba pala ang tunog ng dagat kapag lumalalim at lumalalim ito. At yun din sabi ni ano ni Ginoong Michael. Yun yung sinasabi niya na ano na tunog. Dapat maramdaman mo na nadudun ka sa ilalim ng dagat. At kung gaano yun kalalim. 'Di ba? Mahirap maging sound director, mahirap. Ah. Ayun lang. Kaya dapat sa tunog natin, maganda ba yung tunog? Malinaw ba yung tunog? Sharp ba, crisp ba yung mga tunog na pinakikita natin? Yung naririnig natin doon sa pelikula. Halimbawa, pagbagsak ng pintuan ng sasakyan, ng pintuan. Kasi may isang pelikula yata nung minsan napanood ko. Bilang nawala yung ano, nawala ng audio. Ikaw, ba't nawala ng audio? I think nagkaroon ng mali. May mga ganun eh. Dapat sinusuri yun. Kung tama ba. Meron kasi mga ano, eksena. Meron mga sa pelikula. Lalo kung animation. Meron tinatawag tayong ano, is mga sound effects. Yun. Mahalaga yung ginagawa. Ano, ginagawa yun sa isang studio. Na halimbawa kung nasa Dalampasigan. Nasa ang tubig pala nasa isang planggana lang pala, binawasiwas lang pala ng mga tao. So yun yung isa sa mga tunog na hindi natin alam kung paano ginagawa yung tunog. Ang sinusuri na natin, tama ba at maba ang tunog na ginamit sa loob ng pelikula. Dako naman tayo sa sinematograpiya. May tatlong katangian ng isang sinematografiya. Ito yung photographic image, the framing of the shots, and the duration of the shots. Pag sinabi nating photography, tinatawag din itong writing in light. Malaki ang ginagampanan ng photographiya sa sinematografiya at kinakailangan ng camera upang malaman kung gaanong ilaw o liwanag ang kailangan na dapat makuha sa camera. Yung range of tonalities, the tone, ay nangangahulugang tekstura at kulay na makikita sa pelikula. Kagaya nung ano to, si isang sa mga alumnus ng Seton na cinematography at ngayon director na si Rain. Sinabi niya nung minsan inimbitahan ko siya sa seminar nung nakarang taon, 2019, para sa Digipelikula noon, seminar. Nung siyang cinematography director noon, iba yung kulay na ano, di ba, kung gusto niya medyo dark, medyo ano, hindi makulay, may mga ganong klaseng pelikula eh. Halimbawa, katulad ng Harry Potter, kung makikita natin, di ba, medyo madilim. Yun ang tinatawag natin na paano ba kinulayan yung ating pelikula. At yun ipapasok sa sinematografiya. Yung tekstura ay maaari makita kung pelikula ay blur o malabo. Di ba may mga angulo, may mga shots na blur yung paligid, di ba? Tapos pinapakita lang yung subject. So maganda rin ba na mayroong mga ganong uri na mga ano na mga shots na ginamit dun sa pelikula. Yung speed of motion ay paggalaw ng mga kilos sa isang pelikula. Kagaya na lamang ng ano ng isang pelikula, akala natin 'di ba na yung mga nagmamaneho, nagka-car race sa pelikula, akala natin pinapakabilis pero dinadaya lamang yun sa editing minsan o kaya dinadaya sa ano based dun sa speed na ginagamit sa camera, something like that, para magmukhang mabilis yung kilos ng mga object pero hindi naman pala, may mga ganun, may pandarayang ginagamit pero hindi halata ba yun ang isa sa mga ano eh. Kung alam mo na yung technique dito, tapos maganda ba yung pagkakalapat
yun ang isa natin dapat masuri. Kung meron ba tayong mga ginamit, mga slow motion, ordinary motion, fast motion, kung kinakailangan, dapat masuri natin din yun. Editing, ito yung isa sa mahalaga kasi ang lahat ng eksena pag sinute yan kasi hindi yan pare-pareho ng araw. Halimbawa, scene 1 to scene 10 dapat isang araw natin, no, hindi ka sunod-sunod, hindi. Iba-iba. Sa production management kasi, halimbawa kung ang lugar na to, halimbawa ang eksena ay bahay, dito sa bahay na to. So lahat ng eksena sa nagagawin i-shoot nila, i-shoot na nila para sa bahay na yon. Sa kwarto, sa kusina, sa sala, sa garden, lahat i-shoot na nila. Tapos sa ibang araw na i-shoot na nila, kung kailangan sa ospital lahat ng mga shoot, mga eksena sa ospital, i-shoot na nila yon. At tatagni-tagniin na yon, pagkakabit-kabitin na yon sa editing. Yun ang isa sa mga magagandang katangian ng editing. Ang tanong, maayos ba ang pagkaka-edit? Yung mga dissolves and wipes na ginagamit sa pag-e-edit. Kasi sa pelikula, bihira tayong makakita ng ano kapag, ano, di ba, yung next scene, di ba, merong nag-fade out, merong nag-fade in, may mga ganyan. May meaning yun eh. Malimit, kapag next scene, di ba, agad-agad gumaganon. Hindi agad, may iba't ibang pamamaraan kasi ng ano eh, ng pagkukwento, estilo ng nais ng director na ipakita. Maayos ba? Yun ang isa sa mga dapat nating tignan na ano na paggamit ng pag-e-edit natin. Maging kailangan din natin makita ang pag-uugnay ng mga eksena sa bawat frame. Magkakaugnay ba? May continuity ba? Ayos ba? Minsan kasi may mga eksena na like isang halimbawa sa pelikula ni Sandra Bullock na nakalimutan ko yung title. Yung basta ang kwento ay isa siyang Canadian na napaso na yung kanyang working pass, working ano visa. So kailangan na siya ma-deport sa Canada. Pero yung kanyang secretary na isang American citizen nakipagkasundo siya kung pwede siyang papalabasin ang mag-fiancé sila para hindi lang siya mapalik sa Canada. Kung alam niyo yung title niyon, i-type niyo sa comment section. Nakalimutan ko lang pero iyon isa sa magandang pelikula na nanonood ko. Pero meron dong bahagi na nagbibisikleta si Sandra Bullock. Tapos ang nangyari nung parang na gumigiwang-giwang bisikleta niya, yung continuity noon nag-iba. Yung gamit niyang muffler o scarf, yung muffler na suot niya, nag-iba. Doon pa lamang may problema sa production, sa costume, sa wardrobe, pati sa editing. Dapat sinabi ng editor na, oy, saglit, inmalito yung ganito, dapat i-reshoot nyo to. Pwede yun eh. Pero hindi na ginawa ng ginawa ng director. Maybe nakulangan siya sa oras. Dapat napupunan nyo yun. Okay? Ito, yan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kailangan rin natin suriin yung kasuotan, makeup, production design. Pag sabi natin kasuotan, dapat yung pananamit, kung may continuity ba. Kagaya ng sinabi ko sa pelikula ni Sandra Bullock, iba yung muffler niya sa simula, tapos bilang nag-iba, nung bandang nung parang nagumigewang-gewang na siya, nag-iba yung kanyang muffler na sunot. Hindi dapat yun. May pelikula, si John Lloyd Cruz, pati si Bea Alonso, sa Star Cinema na sa trailer nung sinabi, alam ko yung pelikula niyo, sana ako na lang ulit yung ay sila ano sila yung isa sa mga gandang pelikula ni Bea at pati ni John Lloyd yun eh. Yung trailer noon, umaga nila sinut yun, tanghali. Pero sa pelikula, kung mapapansin niyo, gabi pala nangyari, gabi nangyari, nakita mo yung kaibahan. So yon parang mapapaisip ka. Sabi ko, may mga ganyan, mga kasuotan. Kasi mapapansin mo din dapat yung suot nila eh, dapat may continuity. Tsaka kung pinapakita ba, kung mahirap ba, mahirap, dapat papakita nyo yun. Kung mayaman, mayaman ba.
Meron pati sa makeup eh. Hindi ko sa nakakita sa mahirap na nasa squatter area, may lipstick, may blush on. Naglalabalan naka-blush on pa. Doon pa lang makikita, susuriin mo na yung artista doon eh. Susuriin mo din yung makeup artist mo doon. So yun ang isa sa mga ano. Asa ano? Sa pelikula ni ano nga ni ano sa babae sa septic tank ni Eugene Domingo, meron diyan eh na yun nga mahirap lang siya taas bilang may eksena na dapat naka-makeup daw siya ganito. Mahirap ka pero may makeup, hindi mukhang hulas, may lipstick, may blush on, may eyeshadow. Yeah, kasi yun yung naiisip pero dapat para makita niyo yung ano, nadidito marami kayong matututunan do sa ano, marami kayong matutunan kapag pinanood yung babae sa septic tank. I tell you. Sa isa yan. Sa production design, maganda ba yung ano, yung production design? Ibig sabihin yung makatotohanan ba kung halimbawa may burol, so pinakita ba nasa burol? Makatotohanan ba yung burol? Kung ang eksena ba ay nasa slump area ka, makatotohanan ba? Kung nasa isang opisina, dapat mukhang opisina talaga. So, yun ang isa sa mga magandang ano eksena. Natutunan ko naman sa production design noon ako nag-PA sa isang indie film ni Derek Will na Compound. Ang hirap pala, sa totoo lang hirap eh, kasi dapat maging logical ka eh. May isa kaming eksena gabi noon, ang kukunan namin, bali yung karakter, sumisilip sa bintana, madilim yung labas. Pero dapat makita yung karakter na nadusot sa labas parang naghihintay o nagyoyosi, parang ganun. Eh kung paano natin mapapakita yun? Eh dapat may ilaw. Siko, eh small production lang kami. So mautak, ganyan-ganyan. Eh hindi, dapat kunyari may ilaw ang labas, ganito-ganito. So, lahat ng angulo ng ilaw, pinag-iisipan namin saan natin namin ilalagay para maging logical yung saan galing ang ilaw, tapos para makita yung tao sa labas. Ang hirap. Minsan, binibigyan kami ng problema ni Derek Will nun. Alan, dapat ganito. Derek, paano ba ito? Ano? Ang hirap. Kahit nasabi mo, meron kami production head, minsan binibigyan kami ng problem ni Derek Will. Kaya sa totoo, ang dami kong natutunan kay Derek Will nun. Kaya I really like Direct Wilfredo. Ang dami kong natutunan sa kanya nung nag-ano ko, naging production assistant ako. Nagsimula yun nung nag-audition ako sa isang character, hindi ako pumasok sa character na hinahanap nila. Pero nung tinanong ko kung willing ako maging production assistant, sabi ko willing po ako matuto, willing po ako ano, para at least maranasan ko paano ba gumawa ng isang pelikula at paano kumilos sa likod ng camera. At isang magandang oportunidad. At yun naman, yung mga nakaranasan ko, binibagi ko naman sa mga estudyante ko. Musika ang isa sa mga magandang suriin. Ito yung mga instrumental music, yung sabi natin soundtrack na nilalagay. Pero tandaan natin na sa commercial film, kapag ang isang pelikula may soundtrack, maririnig at maririnig mo yan, paulit-ulit. Ang problema dito, naging gasgas ba yung paggamit ng soundtrack na yon? Kasi para magkaroon, kasi ang iniisip kasi ng production outfit eh, para magkaroon ng recall. Di ba, mga LSS yung mga manonood. Pero ang tanong, nakatulong ba para ma-establish yung emotion, yung mood? So yun ang isa. So dito papasok yung mga musical scoring. Ang isa sa mga mahusay na musical scorer na nakilala ko ay si Jesse Lucas. Noon naimbitahan ko rin siya sa DJ Pelikula seminar ko noon. Tinuro nila, binahagi niya noon na isang eksena sa isang teleserye. Walang music. Pero nung nilagyan ng music, parang nagkaroon ng kagandahan, ng emotion, nagkaroon ng buhay yung shot na yon. Kaya mahalaga din yung ano yung musika, kung tama ba. Kagaya na rin sinabi ng teacher ko sa filmmaking, si Direk Dale Custodio,
May isang pelikula, isang foreign, isang Hollywood film na ano to? Nagbibisikleta. I forgot the title of the film. Nagbibisikleta siya. Pero ang music na ginamit, raindrops keep falling. Oh my. Pero wala namang ulan. Tapos, nung kinilala sa ano, sa Oscar, kinilala yun na parang best music in a film. Basta kinilala yung ano, pelikulang yun. Kasi, depende kasi. Kung paano ba pinakita yung movie. Hindi, doon, iba yung kahulugan ng musika, iba yung meaning, kahulugan, pero sa pelikula, sa eksena, taliwas. Kaya, titignan din natin kung akma ba. Baka may sumubok ka ng gano'n, tapos hindi naman pala akma, hindi naman nagpakita ng kagandahan, lalo pang pumangat, naku, wag na. Kaya, dapat alam natin kung ang mga musikang gagamitin natin ay maganda. Pero kung gagawa kayo ng pelikula ha, mas maganda lahat ng musikang ilalagay nyo is original. Kasi kapag mag-adapt kayo ng mga awitin o musika, kailangan ng permiso 'yon. Kailangan humingi kayo sa permiso sa recording studio para magamit mo 'yon. At kailangan may lisensya talaga 'yon. Tsaka may bayad 'yon eh. Kaya mas maganda kung meron kang magaling na kaklase, kaibigan na nag-gitara, nag-keyboard. Bigyan mo lang siya ng idea, bigyan mo lang siya ng inspirasyon para bigyan ka ng musika para sa iyong pelikula. At maganda kung original. Ay, isa rin yun ha, kung susuriin natin, kung original ba yung paglalapat ng musikang ginamit, tama ba, maganda ba, o hindi. Direksyon. Ito isa sa pinakamahirap na suriin kasi, sorry, umuga. Paano ba naging matagumpay yung director sa pagsasama-sama ng lahat ng elemento sa pelikula? Na iparating niya ba yung layunin ng pelikula mo? Na pagsama-sama niya ba? Kaya yung vision ng pelikula mula sa producer, sa scriptwriter, naipakita ba ng mahusay ng director? Yun ang isa sa mga mahalaga. Maging yung paglalapat ng musika, tunog. Mahirap kasi, dapat alam yun ng director mo eh. Dapat, na yung vision niya, dapat alam din ng mga tao from the cinematographer, production assistants, mula sa lighting, mula sa costumes, sa lahat. Para maging matagumpay lahat yung sa isang eksena hanggang sa matapos yung pelikula. Nagampanan ba ng mahusay ng director ang kanyang tungkulin? Yun ang isa sa mga dapat natin suriin. At syempre, bibigyan mo ngayon ng konklusyon. Anong konklusyon mo sa pelikula? Maganda ba? Tama ba? Ano ang magiging, kung ikaw ang isang, halimbawa, kung ikaw MTRCB, tama ba ang, halimbawa, manunood, tama ba ang rating ng MTRCB para doon? Kung meron bang mga kailangan bigyan ng rekomendasyon sa pelikula, ano ang pwede mo mabigyan ng rekomendasyon kung meron ka mga hindi magagandang puna. Pero syempre, wag mong limita ng sarili mo sa pagbibigyan ng mga maghahanap ka ng pangit. Syempre, ipakita mo saan rin ba nagbakita ng kagandahan yung pelikula. Kung hindi na kailangan na bigyan ng rekomendasyon, ibigay mo na lang yung magaganda. Tandaan na, kasi minsan pag sinasabing suri, hanahapin mo yung pangit? Hindi. Ipapakita mo rin ano ba ang maganda din sa pelikulang yun. Ano ang nakakaangat doon sa pelikulang yon na dapat nating maipakita. Kaya ha, so pag nagbibigay ka ng konklusyon, maganda ba? Meron bang kailangang i-improve o pagbutihin ang isang pelikula? Ano maging rekomendasyon? Kung wala, ano yung magagandang katangian na nakita mo sa pelikula? So, at ito po yung link. Ito, kung kayo po ay gagawa ng isang suring pelikula, makakuha nyo po yung format ng suring pelikula dyan po sa link na aking ginawa sa aking slide share. At dyan po nagtatapos ang ating pagtalakay sa suring pelikula at ang mga bahagi dapat sinusuri sa suring pelikula. Sana makatulong po sa inyo to at makapagsuri kayo ng mahusay sa mga pelikulang inyong napapanood. Muli,
Maraming pong salamat.